Gagamitin ni Pangulong Duterte ang kanyang ika-apat na State of the Nation address sa SONA para igiit na dilabag sa konstitusyon ang pagpayag na mangisda ang mga Chino sa ating exclusive economic zone. Bumalta din siya sa mga pumupunang kritiko. Saksi, si Joseph Moro. Maybe sa SONA, I will educate people na yung ginawa ko, sabi ko, you can fish. Tama talaga ako. At hindi maging ang constitutional yan. Isa ang China sa magiging paksa ng Pangulo sa kanyang ika-apat na State of the Nation address sa July 22. Ipaliliwanag niya kung bakit constitutional ang pagpayag niya sa China na mangisda sa ating exclusive economic zone. I tell the people now, sa mga kababayan ko, wala akong kasalanan dyan sa constitution. Maniwala kayo. He will educate people who think that what he did was unconstitutional. He will lecture on the constitutionality of what he has done. Masasabing ang issue sa China ang isa sa mga pinakamalalaking issue na kinaharap ng Duterte administration sa ikatlong taon nito. Para sa ilang kritiko, malambot ang paninindigan ng Pangulo laban sa China sa insidente ng pagbangga ng fishing vessel sa mga Pilipinong mangingisda sa Recto Bank. Salag ng Pangulo dyan. And China is there which says, this is ours and we claim it. Tayo naman, go out because that is ours. Pero kung sabihin mo, I committed a constitutional infraction because I allowed the Chinese fishermen to fish. Hindi nila pinag-aralan talaga. Kaya huwag kayong maniwala niya mga constitutionalist, mga carpio dyan, Sos Mario. Pero sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration, bahagi ng EEC ng Pilipinas, ang Reed Bank o Recto Bank kung saan nangyari ang insidente. Base sa konstitusyon, may tungkulin ng pamahalaan na linangin ng EEC para sa eksklusibong kapakinabangan ng mga Pilipino lamang. Tingin pa ng palaso, pinapain ng Amerika ang Pangulo sa girian nito para sa kapangyarihan sa South China Sea. May mungkahi ang Pangulo sa Amerika. Kung gusto talaga ng Amerika na palisin yung China, hindi ko man kaya, magkakaya ako tulong sa kanya. I want the whole fleet of the seventh fleet of the armed forces of the United States there. Pasok sila sa China Sea, magpasok ako. I will ride doon sa Amerikano na mauna doon sa ano. I will invite Carpio del Rosario Morales to ride with me. Then sabihin ko sa Amerikano, sige, pasabukin na natin lahat. Sinusubukan pa namin kunin ang panig na Senior Associate Justice Antonio Carpio, dating DFA Secretary Albert Del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales kaugnay ng pahayag ng Pangulo. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.